malaya at tumatagong talon sa mga puno. Ganito ang madalas na ginagawa ng mga tertiary sa wild. Pero may mga pagkakataong sa kamay ng tao sila napapadpad. Ilang beses na namin nakita ang mga tertiary sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa iba't ibang sitwasyon sa Anda Bohol. Pakay naming obserbahan ang mga tertiary na nasa gubat. Mahirap silang makita sa wild. Pero sa tulong ni Mang Pedro at iba pang tour guide, susubukan naming masaksihan kung ano bang ginagawa nila sa kanilang natural habitat. Para mas maganda yung communication natin doon sa gubat, ibibigyan ko kayo ng walkie-talkie. Yung grupo nyo, dito kayo sa kabilang side. And then, yung grupo namin, dito kami sa kabilang side. Medyo masukal itong lugar, kaya hindi natin makita exactly. Ilang sandali pa. May nakita na po. Ayan, ayan. So may nakita na yung isang team. Punta na natin. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Nandun, nandun. Medyo masukal itong lugar, kaya hindi natin makita exactly. Ayan, ayan, ayan. Ayan na pala. Kapag naaamoy ko na, na-sense mo na, it's just a few meters from here. Huh? Siguro mga 10 feet away from us. Pinagmamasdan ng isang tarsier ang aming team mula sa puno. So kung titignan nyo dito sa paligid na to, napakasukal. Very dense yung vegetation. Ang hirap niyang lapitan to get close, just to get close, is already a challenge, no? Pero and to get a video of this, na malapitan na this wild environment, it's just such a rare case. So, siguro mga dalawang dipa from where I am situated right now. Tinitignan yung bawat galaw natin. From left to right, so nakikita niya halos yung paligid, and the eyes are so huge and large na parang talagang yun ang unang mo papapansin sa kanya once you get take a look at Tasha up close. Malakas din ang kanilang pandinig at pandama. Kaya kailangang tahimik at maingat kung gusto mo silang malapitan. Sa tulong naman ng kanilang mga pads, kaya nilang kumapit at magpalipat-lipat sa mga matataas na puno. Para naman maprotektahan ang tarsier, isang sanctuary ang inilaan para sa kanila dito sa Corella, Bohol. May lawak itong 9.4 hectares kung saan malayang nakakagalaw ang mga tarsier. Pero may fence area din dito kung saan pwede silang makita ng mga turista. Hindi ko na pinalagpas ang pagkakataong ito. Tago sa ilalim ng mga dahon. Cute. Kilala sila rito sa tawag na maumag. Nang paggabi na, mas naging aktibo ang mga tarsier. Nocturnal kasi ang mga ito. Naabutan pa nga namin ang tarsier na ito na binabantayan ang kanyang pagkain. Halos hindi niya inalis ang kanyang paningin sa isang tipaklong. Maya-maya pa.
insectivore o mga insekto ang karaniwang kinakain ng mga tarsier. Near threatened na ang bilang ng mga tarsier. Pero hindi dapat hayaan na tuluyang manganib ang kanilang lahi. Second smallest primate sa buong mundo ang mga tarsier. Madalas silang matatagpuan sa southeastern ng bansa tulad ng Bohol, Leyte, Samar at Mindanao. Sa masukal na mayamang gubat ng Misamis Oriental, binisita namin ang lugar ng mga tarsier na tanging mga researchers lang ang maaaring pumasok. Naabutan naming magkayakap ang mag-inang tarsier. Maya-maya pa. Ang mag-inang tarsier nakatitig na mismo sa aming kamera. Kitang-kita ang malalaki at magaganda nilang mata. Sa tulong ng mga researchers, nagkaroon ako ng chance ang mahawakan at ma-check ang isang tarsier. Mga agat. Okay. Tsaka takot siya. Yeah. Okay. Kita mo yung mga molars, the ones behind, mas malalaki at matutulis. Palpebral reflex, mayroon siya. Okay. From the looks of it, glossy naman yung mata. Ibig sabihin, yung tear production is normal. Wala akong nakikitang ulceration. Wala din conjunctivitis. Ayan, ngayon, nasasara niya pareho both. Pinakawala na natin agad to minimize the stress. Dahil sa patuloy na pagkaubos ng kanilang tahanan, napapadpad minsan ang mga tarsier sa lugar ng mga tao. Hindi to lang Marso. Isang tarsier naman ang na-rescue ng mga residente dito rin sa Misamis Oriental. Kaagad itong dinala sa Municipal Environmental Resources Office o MENRO. Yung situation po ng tarsier is masigla naman po siya. Hindi po nakikitaan ng pagka-stress. Wala rin pong sugat. Yung tarsier po is very vulnerable po sila kapag remove sila sa natural habitat nila. So, best thing po na desisyonan po namin na ibalik po siya sa natural habitat po. Ayon sa MENRO, nagkakaroon ng close contact ang tarsier sa mga residente na nakatira malapit sa bundok. Kaya, ang paalala nila. Gusto po namin ipaalam sa lahat na ipinagbabawal po ang paghuli or pagdakip ng mga tarsier. Para hindi ma-stress at mamatay ang tarsier, pinakawalan din ito agad sa wild. Bye-bye! Bye-bye! Dahil kulang ang pag-aaral tungkol sa kanila, wala pang opisyal na bilang ng natitirang tarsier sa wild. Pero malino na may pag-decline sa kanilang populasyon. Kaya nakakapanghinayang makita silang nakakulong. Mahalaga ang role ng mga tarsier sa pagkontrol ng mga insekto sa wild. Bukod pa rito, simbolo rin ng turismo ng bansa ang mga tarsier. Marami na silang naging ambag sa kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya ngayong unti-unti na silang nauubos, malaki ang papel nating mga tao para sa patuloy na pag-aaral at pagsalba sa kanila. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.